O, tikman na natin. Naku po, ang sarap. Ito ang masarap na klase ng ampalaya sa, na isama sa kanin. Hindi mapait. Sigurado ko sa inyo, magugustuhan nyo ito. Summertime got me feeling lazy. All them dreams that we keep on chasing. Left the room, they ain't coming through. I've been sleeping in a... Ang palaya, kumakain ka ba nito? Kung gusto mo makarating kami ng masarap na luto, tuturuan kita. Halika, luto tayo. Madali lang ito. Ang ingredients, syempre, ang palaya, sibuyas, bawang, kahit dalawang ulo lang, pwede na. Kamatis, itlog, dalawa lang. At konting karne, panggisa. Siguraduhin malinis ang ampalaya. Hugasang mabuti. Yan, basa-basa pa. Hugasan ko na. Pagkatapos mong gayatin, sa gitna. Ayan. Kumuha ng kutsara. Tapos tanggalin yung nasa gitna. Hindi mo nang kailangan kainin yan eh. So hindi yan kinakain. Yan yung mga malambot, parang buto. Kapag nalinis mo na, tanggal mo na yung gitna, dapat ganitong itsura. Tapos gagayatin mo ng maliliit, ganito. Ganyan lang. Nagayat mo na, dapat ganito ang kakalabsa nun. Yan. Kapag hindi ganyan, mali ang iyong step. Tapos, hiwain mo yung karni mo, panggisa. Yan. Maliliit lang. Panggisa lang yan. Pampalasa. Yan, ganyan lang kadami. Okay na yan. Tapos, hiwain mo na yung kamatis. Pero huwag mo na isama yung buto. Masama yung buto sa appendicitis. Magkakaroon ka ng appendicitis. Baka malagyan ng buto yung iyong appendix. Tanggalin mo na yung buto. Yan, ganyan. Pag natanggal mo yung buto, saka mo hiwain ng palapad. Yan, ganyan. Panggisa. Yan, ganyan. Yan, ganyan lang. Oh. Walang kahirap-hirap. Oh. Panggisa lang. Siyempre, huwag mo kakalimutan yung sibuyas. Yan. Panggisa lang, yung ganyan lang, oh. Ganyan lang, ano. Hindi mo kailangan ng maraming sibuyas. Okay na yan. Isang ano lang, isang ulo lang. Ayos na. Tapos, sama mo na sa ano. Dito. Yan. Pitpitin ng luya. Ganyan. Yan. Ah, luya. Garlic pala. Hindi luya, garlic. Bawang. Tapos, pagka napitpit mo yan, gayatin mo lang ng mapino. Kung ayaw mong malasahan yung bawang. Yan. Siyempre, ang pinakang huli, yung itlog. Yan. Kailangan may itlog. Yan. Batihin mo yung itlog. Pero huwag mong kakalimutan ng asin. Yan. Ngayon, kung ayaw mo ng mapait, pigain mo. Ngayon, yung nagsasabi ng iba, hindi nila pinipika, hindi daw mapait. Ewan ko sa inyo. Basta ako, pinipika ko kasi ayoko ng mapait para masarap. Lagyan nyo ng asin. Yan. Kahit madaming asin, okay lang yan. Tapos, pigain nyo na ngayon. Yan.
Kaya lang, natanggal mo yung katas niyan, mawawala yung pait. Yan. And dapat ganyan, no? Yan. Yun, tanggal na yung halos yung ano, yung yan. Lilipat yun na, yan. Dapat ganyan. Yun, yung pait nando na sa sabaw. Sa katas. Pagkatapos, uhugasan nyo. O, ayan, ganito na mangyayari dyan. Yan. So, pwede na natin lutuin. Yan, ihanda mo na ang kawali. Boom. Medyo painitin mo ng konti. Mainit na. Lagyan mo na ng mantika. Yan. Medyo pagulungin mo yung mantika para hindi dumikit. Yan. Medyo malakas para mainit. Mainit yung kawali. Siyempre, kailangan mo ng sandok para panghalo. Ayan. So, hindi mo naman kailangan ng magandang lutuan katulad nito. Kung meron kang simpleng lutuan lang, okay na yun. Pag sigurado kang mainit na, hinaan mo na yung apoy. Lagay mo lang sa yung medyo mababa pa sa medium. Kasi baka magtilamsikan. Pero ihanda mo na yung takot ng kaldero kasi magigisa ka eh. Para pag sakaling tumilamsik, takluban mo agad. Pag hindi mo tinakluban, magtatalsikan ng mga mantika. Magagalit si misis. Tapos tayo dyan. O yan. Lagay na natin yung ano, yung karne. Ayun. Tumilamsik na nga. Yan. Medyo takluban muna natin para mawala yung tilamsik. So, dapat yung karne golden brown. Yung ano nyo. Yan. Pag nakita nyo ng ganyan na golden brown, tapos wala nang talsikan, yan. Lagyan nyo na yung sibuyas at bawang. Magsama-samaan nyo lang. Pares lang yun. Yan. Yan. Medyo laksan-laksan nyo ng apoy ngayon kasi hindi na nagtatalamsikan ng karne. Yan. Tapos ilhok nyo na yung karne dun sa sibuyas, kamatis at bawang para lumasa dun sa karne. So, yan. Yan, lagay mo na sa malakas talaga yung apoy. Full speed, full speed. Tapos, igisa mo na rin yung ano, yung palaya. O sa Mindoro, amargoso. Yan. Parang, ginisa mo na. Parang nag-tri-prito ka. Ngayon, tatakloban mo, syempre, para maluto. Huwag mo na ilalagay itlog. Parang, ano siya, ma-steam. Mga 20 minutes. Tapos, lagyan mo ngayon ng asin. Okay na yun. Saluin mo. Ang sarap, ang bango ng amoy. Takluban mo ulit. Kailangan maluto. Pagkalipas ng 20 minutes, saluin mo lang ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos, ilagay mo na yung itlog. Ayun. Ibudbud mo yung itlog. Tapos, haluin mo. So, ayan na. Sandali lang. Sandali mo lang yan sa haluin. Lutuin mo lang ng konting itlog para maganda. Tatlaban mo lang ng mga sa 2 minuto. Tingnan nga natin. Ayun! Ayos na!
Bango. Sarap. Ayan, pwede na tayong kumain. Siyempre, ilalagay natin sa plato para maganda ang ano ang dating. Ayun. Ayan. Yung iba kasi naglalagay ng tubig. Ako, ayoko nang may tubig kasi maganda yung parang medyo parang pinirito. Kaya masarap. Sinasabi ko sa inyo, pag natikman nyo ito, ganitong klaseng luto. Nakakalimutan nyo yung pangalan nyo. O, ayan. O, ayos na. O, tikman na natin. Nakapu, ang sarap. Ito ang masarap na klase ng ampalaya sa na sama sa kanin. Hindi mapait. Sigurado ko sa inyo, magugustuhan nyo to. Kakain na tayo. Kanin ko, umusok-usok pa. Masarap to sa mainit na kanin. Ayan. Ang sarap nito. My God. Tapos, ang katabat niya, yung malamig na malamig na Coke. Pero Coke zero kasi pag uminom ka ng Coke, baka magka-diabetes ka, magaling na yung nag-iingat. Kaya na. Sarap. Malasang-malasa. Kahit na konting ano lang, saka puro kanin. At Coke.